Good morning, class. Welcome to our online math tutorials. I am teacher April Rose Generato Hachero. For today's video, our lesson is about, find the equation of a line of the given graph. So you have a given graph, so you need to find the equation of the line. We have so many ways on how to write it, the equation of a line. So we have a standard form, slope-intercept form, point-slope form, two-point slope. The standard form, ito yung ating formula that you need to remember. Ito yung mga formula na kailangan mong tandaan para ikaw ay makapagsulat ng equation of a line. So, yung una-una dyan yung standard form, which is the AX plus BY plus C. Diba? Yan yun. Kapag ito yung ask a question, write the equation of a line using standard forms. So, ito yung dapat na itsura ng sagot mo. Kapag sinabi niyang write the equation of a line in a slope-intercept form. So, dapat ganito yung itsura ng sagot mo. Naka y is equals to mx plus b. So, tingnan nyo muna yung question kung ano ba ang tinutukoy niya, kung paano daw ba yung equation of a line. So, kapag sinabi niyang point-slope form, given ka ng point-slope form, hanapin mo yung equation of a line. So, ganito po yung solusyon niya, yung problem. Yung formula na you need to remember. So, kung gusto nyo malaman kung paano yung sagutan, meron tayong tutorial videos yan. Alright? And ito naman ang two-point slope. Ito ang pagkuha ng slope, di ba? Meron na tayong tutorial video, which is the change of y and change of x. So, that is y sub 2 minus x sub y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. Alright, so for this video, we'll be focusing on the graph. The next slide. Alright, so class, this will be our example number 1. This is our graph. So, ito po yun. Tingnan nyo mabuti yung graph natin. So, I will give you time to answer. Ito yung point natin. Ito yung line. Get your pen and paper. Try to solve this one. Then, come back and you will see the result. Alright? Okay, class. So, let's solve this one. So, we have given points. So, let's identify first our point. So, this is our point 1. This will be our point 1. Ito yung point 1 natin. So, tingnan mo. Ito yung coordinates natin. This is the origin. So, yung x-axis, ito yun, diba? This is your y. So, this will be our negative x and negative y. Lagyan nyo ng label para mas madali nyo maintindihan, ha? Tapos, tingnan mo, ilan po ba ang value ng x dito sa point natin? So, count, 1, 2, 3, 4, 5. Doon, nandito siya natapat. So, sa negative 5 yung value ng x mo. Diba? Next, ito naman yung y. So, this from this, bumaba siya. So, this is 1, 2. So, negative 2 ang value ng y. So, our point is negative 5 and negative 2. So, pangit ng number 2 po. So, wait lang. Alright. Negative 5 and negative 2. Ito yung point na to. Siya yan. Next, ito. Yung isang point naman. So, ano bang value nito? Yung x mo. So, this is from point origin 1. So, this is negative 1. Negative 1. At yung y naman, so umakyat siya, 1, 2, 3, 4. So, therefore, that is a positive 4 kasi umakyat siya, diba? Yung positive 4. So, yan na yung point natin. So, we have, ito yung point 2 natin, ha? Para maano natin, yan. This, point 1 is negative 5, 2, and your point 2 is negative 4, negative 1, 4. Alright? Naintindihan? Now, 2, find the slope, pwede din natin makita ang slope dito using this graph, pwede din yan. So, di ba, last time, naintindihan nyo na, yung slope ay slanting to the right, tingnan mo, ito, yung slope natin, di ba, slanting to the right, so therefore, this is a positive slope, dapat positive slope yung makuha nating sagot dito. So, let's check. So, dito, from this point, so ilan yung ano niya? Yung slope, yung
galaw niya, yung change of y, change of x. So, this is your run. 1, 2, 3, 4. So, di ba? 4. So, this is 4. And yung rise naman, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is 6. So, therefore, yung slope natin dito sa given graph ay 6. Yung rise mo is 6 over yung run is 4, no? 6 over 4 or pwede mo yung malowest term, no? Di, eh, ano mo siya? Pwede pa yan malowest term. So, this is 3 over 2. Ilowest term mo, no? Yan. Positive slope, no? Positive 3 over 2. Naintindihan? Yung pag ano ng graph? Alright. So, we can now proceed in solving, no? Using standard form or y-intercept, point slope. So, see next slide. So, tingnan nyo. Tama po ba yung sagot ninyo dito? Alright. Very good. Alright, now let's solve though, the equation of a line dito sa graph natin, naging number 1. So, we have yung given natin, yung slope natin na nasolve kanina, di ba? This is equal to 3 over 2, no? Yung lowest term, yan, 3 over 2. Tapos, yung point, so meron tayong nakuhang points dyan. Ano yung point 1? Yung points na nakuha natin. So, we have, oh, dito natin ilagay. Sa baba. So, yung points na nakuha natin, yan ay negative 5 at negative 2. No? At yung isang point, meron din tayong isang point, that is negative 1 at saka 4, positive 4. Alright? So, we are, no, we need to solve the equation of a line, no, equation of a line. Sabi niya. So, anong formula? No? There's so many ways on how to solve equation of a line. So, we'll be solving equation of a line using, oh, ito, pwede tayong using point slope. No? Meron tayong slope at may point. So, point slope tayo. So, yung point slope, yung formula ng point slope, di ba? Y minus y sub 1 is equals to m times x minus x sub 1. Yan, pwede tayong gumamit ng ganito, no? Point slope. So, dito naman, so, we have dalawang points ang meron tayo. Mamili ka lang dyan kung anong points ang gagamitin mo. Okay lang yan. Diba? Ito, yung points na to or ito. Kasi isang point lang gamitin natin at saka yung slope. So, for this, no, we will be using this point, no? Point 1. So, this will be our x sub 1 at y sub 1. So, y, substitute, y sub 1, that is negative 2, no, yung negative 2, is equals to yung m, yung slope mo, that is 3 over 2, times x minus yung x sub 1, that is negative 5. Yan. So, y, negative times negative, that is positive 2, is equals to 3 over 2 quantity x, negative times negative 5, that is positive 5. Alright, so that will be the equation of a line. Naintindihan? Tama po ba yung sagot nyo? So, pwede pa ito ma-derive into a standard form kung yan ay ina-ask sa question. So, for this video, yan lang. Okay na yan. Yan na yung sagot. Alright? I hope you learned something. Now, let's do practice exercise number 2. Practice exercise number 2. Alright? Try to solve this one first before, no, you will see the answer. I will give you time to answer this one, guys. Alright, time start now. I will give you 3 minutes and come back after you solve this one. Alright? Okay, let's solve this. No, ito yung given graph natin. So, slanting to the right pa rin siya. So, this is a positive slope. No, dapat yung sagot mo naka-positive slope yan. Alright? Next, you need to identify first the mga points. So, hanapin niyo muna yung point of origin para hindi ka malito, no? Ito yung point of origin natin. And then, ang gagawin mo ay
lagyan mo muna ng mga label ito, yung coordinates mo, no? This is x, this is your y, negative x, and negative y. Alright? Para mas malinaw. From point of the origin, no, ito yung points natin, di ba? So, puntahan mo yung point na yan. Saan banda yan? So, from point of origin, ito yung point of origin. So, 1, 2. So, we have moving to the left yung x-axis mo. So, therefore, yung point na 2, yung x-axis niya is negative 2. No, moving to the left, negative 2. Nandito banda siya. Next, ang nangyari, no, nandito na siya. So, bumaba siya, no, 1, 2, 3. So, moving down, no, bumaba siya. So, negative. Negative ilan? 1, 2, 3. Alright, very good. So, that is yung value ng y mo ngayon sa point na yan ay negative 3. Alright, marunong mag-identify ng point. Siya yan. Next, itong point naman na to. No, itong point na to. Tingnan mo, from point of origin, no, ilan, saan banda siya? So, nag-move siya to the left. 1, no, isang beses. To the left. So, that is your x-axis dito ay negative 1. No? Moving to the left. Next, umakyat siya. 1, 2. No? Upward. So, that is positive. So, positive 2. So, yung points mo dito sa point na to ay, no, yung point na to, yan na yun. No? Negative 1, 2. Yung point na to ay negative 2, negative 3. Naintindihan? Nagkuha ng points. Now, you can determine na kung saan banda yung point 1 at point 2. Okay lang yan kahit saan. Basta lagyan mo ng label, no? Point 1, point 2 mo to. Kunyari, yan. Okay lang yan mag-interchange. It's okay lang. Same answer pa rin makukuha nyo doon. Ha? Lagyan mo yan ng label. Next, now we can solve na the slope. So, paano naman kukunin yung slope? So, from your point, yung change ng pagbago nito, no? Pagbago yan yung slope or yung steepness ng line. So, yan yung tinatawag na slope. So, paano yung gagawin? From this point, tingnan mo yung pagbago-bago niya. So, moving, ito yung run mo, yung x, no? Run, that is the run. So, you move 1, no? Isang beses lang yung siyang nag-move. So, this is your x, that is 1. Next, yung run naman, ay yung rise, I mean, no? From here, no? Ilan yan? Move 1, movement niya 2, 3, 4, 5. So, 5 siya. So, therefore, ito ay 5. Yan. Ito yung sinasabi niya. O, yan. Yung slope na yan. No? So, this is 1 and 5. So, sulat mo na para mas madali mong ano, no? Kapag nag-solve. So, your rise. Ito yung rise mo. That is 5. Over. Yung run mo is 1. No, or simply, lagay mo lang 5. No? 5 over 1 is also equals to 5. Alright? Tama po ba yung sagot nyo? Yung slope at yung mga points. Now, let's solve the given equation of a line. Alright, class. So, now let's solve, no, itong second problem natin. So, i-write na natin yung nakuha nating slope. So, yung slope natin, di ba, that is, oops, sorry. Ano ba yan? So, we have yung slope is equals to 5 over 1 or 5. Same lang yan, di ba? Tapos, yung points mo, kanina yung point 1 mo, ano nga yung point 1 natin? Negative 2 and negative 3. At yung point 2 mo naman na nakuha, di ba? That is negative 1 and positive 2. Alright? Tama po ba? Now, let's solve doon. Find the equation of a line. No, equation of a line. Alright. So, kanina, gumamit tayo ng point slope. So, dito, try natin gumamit ng point to point. No? Pwede din yan, point to point. Pero, meron naman tayong slope. So, we use this slope kasi same lang din naman yan. So, our given, this is y. Y minus y sub 1 is equals to m. No, itong formula gamitin natin kasi meron na siyang value. No? Yan na o, para i-substitute mo na lang siya.
no, x sub 1. So, y, yung y sub 1 mo, so mamili ka lang dito. So, ito na yung point 1 natin. So, ito na yung y sub 1 mo. Y minus negative 3 is equals to yung slope mo, which is 5, over x minus x sub 1, that is negative 2. Alright. So, now, y negative times negative, that is positive 3, is equals to 5 times x negative times negative, that is positive, no? Positive 2. So, yan na po yung sagot niya. Naintindihan po ba? Tama po ba yung sagot ninyo? Alright. So, very good. So, that's all. I hope you learned something. Have a nice day. Don't forget to share this video.